maraming taglay na nutrisyon na makukuha sa lemon. At ang prutas na ito ay mayaman sa vitamin C. Kaya naman, ito ay tumutulong sa immune system. At ang pag-inom ng lemon water ay talagang talamak na sa buong mundo. Ngunit alam nyo ba na ito rin ay maaring magdulot ng masamang epekto sa ating katawan? Kung ito ay hindi magagamit ng tama o ito ay ikukonsumo ng sobra-sobra? Dahil mas madalas na magagandang epekto lang ang binabanggit tungkol dito at hindi nababanggit ang side effects nito. Ang lemon ay maaring magdulot ng erosion sa matitigas na bahagi ng ngipin. Ito ay pagkatapos ng madalas na pagkonsumo ng lemon. Unti-unting nababawasan ang mineral na bahagi ng ating ngipin. Ito ang matigas na bahagi na nagpoprotekta sa ating mga ngipin. Maitutulad ito sa unti-unting pagkalusaw ng ating ngipin at maaari itong maging dahilan ng pangingilo at pagkasira. Isa sa mga remedyo dito ay ang paggamit ng straw para maiwasan ang masamang epekto ng lemon sa ngipin. Maaari ding magmumog ng tubig o uminom para maalis ang natitirang lemon na nasa ngipin at sa bibig. Ang paglalagay ng katas ng lemon sa balat at nasundan ng pagpapaaraw ay maaring maging sanhi ng paltos o pagkasunog ng balat o tinatawag na sunburn. Ang nasabing kondisyon ay tinatawag na phytophotodermatitis. Ito ay dahil sa Sora lens. Ito ay isang chemical na mula sa lemon na nagkakaroon ng interaction sa araw. Ito rin ang nagiging dahilan ng pagkasunog ng balat. Ayon sa pag-aaral, ang mataas at palagi ang pagkonsumo ng lemon ay maaring magbigay ng panganib sa ating balat na tinatawag na melanoma o cancer sa balat. Kung gumamit ng lemon sa balat, o kaya naman ay malakas ang pagkonsumo ng lemon at may planong lumabas at maaarawan, mas mabuting gumamit ng sunblock at payong upang maproteksyonan ang balat. Sa taong may mga ulcer o singaw sa bibig na maaring nasa likod, ilalim o gilid ng dila, ngalangala at gilagid, maaari itong maging malala at magdulot ng iritasyon at hapde dahil sa citric acid na mula sa lemon. Mas makakabuti na pagalingin muna ang singaw o ulcer kung nais kumain o uminom ng lemon upang maiwasan ang komplikasyon. Ayon sa pag-aaral na ang prutas na citrus ay maaring magdulot ng migraine. Sinasabing ito ay maaring makapag-udyok ng pag-atake ng migraine sa pamamagitan ng allergic reaction. Tinukoy na ang tyramine na isang chemical na matatagpuan sa lemon ang salarin dito. Ang pagkonsumo ng madaming prutas na citrus ay maaaring magpalala ng heartburn o acid reflux. Ito ay ang paglabas ng asido mula sa sikmura na nagbibigay ng masamang pakiramdam. Kapag ang asido na laman ng sikmura ay umakyat papunta sa direksyon ng lalamunan, ito ay nagbibigay ng masamang pakiramdam o tinatawag na heartburn. Ang pepsin ay isang enzyme na kayang sumira ng protina at ito ay naiiwan
sa esophagus at lalamunan na kung saan dumadaan ang pagkain. Sa oras na ang laman ng sikmura, kagaya ng pagkain, ay bumalik ng paakyat, kasama na rin dito ang asido at pepsin. Ang paglabas ng asido, pagkain at pepsin sa sikmura ay ang kondisyon na tinatawag na acid reflux o GERD. Ang ulcer ay resulta ng sobrang dami ng asido sa sikmura. Ang pag-inom o pagkain ng lemon ay maaari lamang magpalala ng sitwasyon. Mas makabubuti na may laman ang tiyan kung iinom o kakainin ang prutas na ito upang maiwasan ang paghapdi ng sikmura, o kaya naman pwede ring haluan ng honey ang inumin na ito. Bagamat ang lemon ay nakapagpapaganda ng buhok at nag-aalis din ng balakubak, kapag sobra at palagian ang paggamit nito, ito ay nagpapatuyo at sumisira na ng anit. Ang paggamit ng lemon sa buhok at anit ang nagiging dahilan din ng pagputi ng buhok dahil sa taglay nitong asido. May pag-aaral na ang lemon ay nagpapadami at nagpapadalas ng pag-ihi. Sa may mga infection sa pag-ihi at mataas ang presyon ng dugo, ang palagi ang pag-ihi ay mabuti. Ngunit ang labis na pag-ihi at hindi pangkaraniwan sa normal na sistema ay masama. Nagiging dahilan ito ng pagkawala ng fluid sa katawan o dehydration. Kung tayo ay nasa labas, gaya ng sa restaurant, iwasan uminom ng lemon water. Ang balat nito ay maaring pagmulan ng pagsasalin ng mikrobyo kung ang nag-prepare nito ay hindi malinis. Alalahanin na kahit mabuti ang dulot ng isang natural na bagay, ito ay nagiging masama kung sobra-sobra at hindi angkop sa sitwasyon.